Tara, wala na pagdubig-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na inirienda at pwedeng-pwedeng pang negosyo na no-bake na bake mac. Sa recipe na ito guys, ay hindi tayo gagamit ng ground meat, gagamit lang tayo dito ng mushroom at tatadarin lang natin ito. Siyempre, hindi mawawala. Meron ako dito 10 pirasong hotdog at isli-isli din natin ito ng maninipis. Kahit nakakapal, okay lang yun. At para naman sa ating pasta, siyempre, ilulutuin natin ito according doon sa nakalagay sa instructions sa package. Ang ginamit ko nga pala dito ay small size lang ng macaroni pasta or elbow pasta. Sa pagluto naman ng ating pasta ay kailangan napakuluan mo muna natin yung ating tubig over medium high heat to high heat. Tsaka natin ito isa lang. So pinakuluan ko ito as per the package ay 10 minutes. So nga pala guys, ito sa pinagpakuluan natin tubig ng pasta ay huwag natin ito itatapon dahil may paggagamitin pa tayo mamaya. Siyempre para iwas dikit yung ating pasta kasi lulutuin pa natin yung ating sauce mamaya. Ay maglalagay ako dito ng mga 2 tablespoon ng oil. Haluin lang natin ito ha para iwas dikit ito kahit ito ay malamig na. Sa pan naman, over medium high heat ay paghaluin ng oil at ng butter. So hayaan lang itong matunaw. Then igisa na natin dito yung ating onion at ang ating garlic. Then, ilagay na natin dito at lutuin yung ating mushroom na tinadad kanina. Dito mga kagrabe ay gagamit tayo ng tomato paste. Yes, ito yung option natin ngayon kasi alam ko pag malapit na ang Pasko at bagong taon ay nagkakaubusan talaga ng tomato sauce or yung spaghetti sauce na ready-made na. So, kailangan lang natin ito lutuin for 3 to 5 minutes para lang matanggal yung pinaka-asim nito. Ilagay na natin dito yung ating isang latang evaporated milk, then haluin lang natin ito. At syempre, para mabalance yung lasa ng ating sauce, ay maglalagay ako dito ng pampatamis. So, depende rin sa inyo kung gusto nyo lagyan ng condensed milk or asukal. Pero dito, maglalagay ako ng light brown sugar at cheddar cheese at iba pang mga pampalasa. Kung meron kayong asin at pepper, okay na naman din yun. Pero kung meron kayong onion powder, garlic powder at katulad nitong bouillon, beef bouillon na gamit ko, ay mas okay. So dito guys ay mapapansin yung talagang malapot yung ating sauce. So maglalagay ako dito ng ating pinagpakuluan ng pasta kanina. So sabi ko na huwag itatapon dahil may paggagabit ng batayo mamaya. So maglalagay ako dito ng 1.5 cup ng water from boiled pasta at ilalagay ko na rin dito yung ating hotdog. So this time guys ay ito na yung pinaka last stage na pagluluto natin kaya ituturn na natin yung ating apoy into low heat at isisimmer lang natin ito for 10 minutes. Dito talaga sa ating measurement ay eksaktong-eksakto na talaga. So sa ating 500 grams na elbow pasta ay yung ating measurement na ginawang sauce ay saktong-saktong, perfect na perfect talaga. I highly recommend talaga yung itong recipe na ito, especially itong paparating na Pasko at bagong taon at kahit anong okasyon, especially sa mga birthdays, fiestas, na maganda ito talagang ipang business. Kasi kung hindi niya naman ito mauubos, ay pwede itong kainin sa pamilya at kung talagang meron pang natira, pwede itong ilagay sa freezer at ito yun na lang kung kailan niyo gustong kainin. Okay, ngayon naman ay gagawa tayo ng pang-toppings na ating bake mac. Ito ay white sauce or tinatawag ding bechamel. Napakadali na itong gawin guys. So over medium low heat ay magpainit muna tayo ng ating kawali at tunawin natin dito yung ating unsalted butter. So kailangan na continuous yung ating paghahalo para iwas lumps yung paglalagay natin ng dahan-dahan ng ating harina. So ito yung magpapalapot din sa ating sauce. Then dahan-dahan din natin dito ilagay yung ating evaporated milk. Siyempre para creamy at talaga namang napakalasa ng ating sauce, naglagay ako dito ng cheddar cheese. Sa ating pampalasa, kung meron kayong asin, paminta, okay yon. Pero kung meron kayong syempre namang all-purpose seasoning, garlic powder, onion powder, ay mas masarap yon. So kapag ito ay kumukulo na, patayin na natin yung apoy. Then i-transfer na natin ito sa ating macaroni. So dito guys, sa ating sauce, pwede ito syempre na ito sa pinakaibabaw nito. Pero keep in mind, sa mga ginagamit nating molsa or sa mga lalagyanan nito. So since na ito ay plastic yung aking lalagyanan, ay hindi ko ito i-bake. Kasi matutunaw naman syempre. So kung gusto niyo ito i-bake, ilagay lang natin ito sa lanera or sa glass container.
And now it's done, our no-bake na Big Mac. Siyempre, bago tayo magtiki man portion, ang tanong ni Mami Shirley, ano ang tawag sa toppings or yung white sauce na ginalagay natin dito sa ating pasta? Ang inyong sagot? Sa comment box section. Ako guys, sa totoo lang, nagsisi talaga ako kung ito yung ginawa ko today. Kasi napadami talaga yung aking kain. Sauce pa lang talaga, napaka creamy and cheesy, lahat-lahat na. Pati yung pinakapasa lang guys, si Aliana, yung anak ko, napakadami na kain. At ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy! Bye!